Puntahan muna natin yung isang paksa. Yes. Yung pagkaka-absuelto dito kay na Peñas. Alan Purisima. Oo. Tsaka si na Peñas, no? Mm-hmm. Yan. Sabi ng isang nagbigay ng komentaryo, isa ring ano, judge ha, ng Sandigan Bayan, si Kabutahe. Si Justice Kabutahe. Tang, ha? Babae yun eh. Oo. Ang sabi niya, dapat naman sana, yung usurpation of authority, hindi nawala. Yung kasong yun. Hindi nabaliwala. Di ba? Sabagat ng ito, eh, gawin ni Purisima, nagbigay siya ng mga mando, nagbigay siya ng order, utos, eh, suspended siya nun eh. Hindi dapat na umaksin siya ng ganun, di ba? Mm-hmm. Yun, ang tinatawag na usurpation of authority. Eh, bakit hindi ito tinignan ng division na humatol sa kaso ni Alan Purisima at ni General na Peñas? Ganyan yan. Ako, tama yun. Mali yung decision yun eh. Hindi, basta pa, may absolute. Hindi pa ba pwede ano yan, motion to... Pwede pa yan. Pagdating sa... Tama pa to quash? Hindi. Yung to quash, baliwalain yung kaso. Ah, okay. Ito, decision na ito eh. Iaapila. Iaapila. Iaapila mo sa court of appeal. Yung decision. Oo, yung decision na yun. Na i-acquit sila. Oo, na hindi dapat na-acquit. Oo, yun. Yan yan. Ako, mali pala ako yung quash. Oo. Nakakaintindi na ako ng mga legal terms. Anyway, yan, nakasana nga naman, no? Talaga nga sa Pilipinas, napakatagal nga ng paghahatol ng yung nililitis, no? Okay, magbasa pa ho tayo ng mga messages po ninyo. Ayan, like Ma'am Arlene, yan, sa inyo po lahat, tropang Lapid Fire, Carmela, Ani, Carusita, Mang Jundi, at mga idol kong si Leds, Yula, Manong George, and June Pirin. Dito sa Europe, ang multiple visa is only 1 year. Then depende kung renew visa sa record ng in and out. At wala daw pong dual citizen sa Netherlands. Wala. Oo. Basta kung tagarong ka, tagarong ka na lang. Yes. Magagawa mo naman po ng paraan yan tungkol sa visa diplomatically. Good evening. Yeah, maraming po salamat sa inyo, June Minda Makaraig. Binabati tayo. Aha, sabi ko. Yeah, tama. Privilege, sabi nga ni Arlene, ang magkaroon ka ng visa. Basta ako may visa card. Joke lang ha. Yan. Ito. Ayan, isa pang kawalang kwentang sa Pinas. Oo, ito na. Tama ka. Ang justice system sa Pilipinas, sobrang bulok na. Wala na. Mula kay Arlene. Hindi na mabagal, ayaw nang umandar. Kinalawang na. Diyos ko. Ang sama pa, bulok pa. Di ba? Totoo yan. Oh, marami mga desisyon, hindi mo magugustuhan eh. Nababaliktad. Kaya pabatini, we could never get a Philippine citizenship since we are a Dutch citizen. Na ganun ba? Bongga naman si... Hindi siya pwede maging dual citizen. Oo. Oh. Natatawa ako sa dual. Good evening po from Singapore. Hello, Charito Morales. Kumula po kay Arturo Angelo E. Pidelino. Mali po ang US Embassy na nagkansila ng visa ni Bato. Senator Ronald De La Rosa. Dapat bigyan po siya ng permanent visa para doon po siya habang buhay. Hindi natin kailangan ang mga senador. Aray ko, nakatulad ni Senator De La Rosa. Kaya pala pinagbibigyan. Oo, wag naman. Sa lahat po ng mga solid, to all solid katropang Lapid Fire, binabati po kayo ni Susana De Los Santos. Yan, ako salamat po. Yan. Mula kay JM Cody Guzman, Amanahan, Solmani Ziri Peter ay lumaban po sa funded ng Saudi at Israel. Ayun, sa Russia, Intel proxy war ng Saudi at Iran, nangyayari po yan sa Syria. Gusto naman ng Israel na magkaroon ng Greater Israel Territory. Parang naiba tayo doon. Anyway, yan, binabasa ko yung ano, hanggang year 2067. Nasa YouTube, Zionist Master Plan Year 2067. Sobrang patriotism at sobrang greed
ugat ng giyera. Yan, oo. Yung giyera, hindi na mawawala yan. Talagang mundo bagulo eh. Kanya-kanyang protection yan eh. Kanya-kanyang interest na pinangangalagaan. Amerika, siyempre, meron. Ang mga taga-Middle East, meron din. Ang Russia, ang mga sinasabing sosyalista, ang China. Yan naman, siyempre, pagdating sa diplomatic world, yan eh, nagpapakiramdaman niya. Hindi naman talaga maglalaban-laban niya kasi may mga interest yan na pinangangalagaan. Pagka sila nagera-gera, sila rin ang mapipinsala. Ganyan yan. Kaya diba, balance of power na tinatawag. Di ba, bakit nga ba nagkakaroon ng gera at tapos after ng mga damages, oo, may agreement din sila? Oo. Kaya kung nawala man ang Russia, pagiging superpower, isa lang, Amerika. Pero hanggang ngayon, hindi natin na, unwittingly, meron pa rin balance of power nang dahil sa ekonomiya, kanya-kanyang ekonomiya. Yan yan. Yan. Naku, napakalalim ng ating ano. Well, yan, sabi naman uli ni Arlene, mabuting privilege namin dito bilang Dutch citizens sa Netherlands. Pwedeng mamasyal around the world without having a visa. Plane tickets lang ang bilhin. Gora ka na, gusto mo bang puntahan? Ay, o sige, bigyan mo ako ng ticket, pupunta ako dyan. Anyway, yan, naku po, talaga naman punong-puno po yung ating pong chat box. Oh, wag nyo kalilimutan, ha? Mamaya ng alas 12. Ha? Ay, oo. Chinese New Year. Yan. Kasi meron ako nakausap. Paki ano naman, computer sa radyo, mamaya Chinese New Year. Chinese yung nakausap ko, kaibigan ko. Yan. O, sige nga ako. Ayaw pa banggit pangalan. O, sa lahat po ng mga ano nating kababayan Chino na magdiriwang po ng bagong taon, yung Chinese New Year, ika nga po eh, para swertein tayo sa taon ng metal rat. Rat po ah. Yan. Lagi kayo magsusot ng puti. Yan, ang puti po. Yun ang ano, color ng metal. Kasi white. Pinaliwalag niya, pag red, masyadong mainit, eh baka matunaw yung Kakontra niyo yun. Oo, kakontra. Yung element of fire. Yan. Iiwas kayo dun sa mga tao, kapag ka kayo pinanganak, sa taon ng daga, umiwas kayo. O kayo ay metal element, umiwas kayo doon sa mga tao na ipinanganak na ang elemento ay apoy. Sa dulo ng numero nalalaman yan eh. Yan. Pagka metal, ang dulo ng birth year mo, 0 o kaya 1. Mm. Alam, 1960 ka, metal ka. Ang tanong ko ito, uunlad ba ngayong 2020? Uunlad ba ang bansang Pilipinas sa taon ng metal rat? No comment ako. Bahala kayo. Ako naman, watch and see. Yan. No. Natagal na natin alam mo, taon-taon, may nanguhulay, di ba? Yes. May nagbibigay ng prediction, analysis, forecast. Lagi ang tanong, uunlad ba to? Eh, tanong, ilang taon na tinatanong niya kung umunlad ba? Sila lang ang umunlad. Yan. At tayo tumutulad lang. Mga politiko, umunlad. Oo nga, alam mo. Kabuhayan. Marami akong nakita dyan na umunlad, gumanda ang buhay nila. Nang sila'y pumasok po sa politika. Meron ka bang nakita ang politiko nang maging congressman, naghirap? Ay, wala. Yumaman, di ba? Yumaman. Basta sa higher level, pagka lumampas ka na ng governor, yan, yung congressman, sa mababa at mataas sa kapulungan. Wala akong nabalitaan sa buong buhay ko. Tanda na ako, ha? Ba't ba naghihirap yan? Eh, kasi naging congressman, eh. Kasi naging mayor, eh. Di ba? Wala, naubos pera. Bigay sa tao. Yung monthly ano lang nila eh, yung salary, di ba, hindi nila inintindi yun eh. Marami silang mga pondo. Baliktad. Bakit ba yung mama niya? Eh, isipin mo naman, 3 taong naging mayor yan. Di ba? O 3 taong naging ganito yan, naging senador yan. Nako, ito may pahabol tayo. You're speaking of the word, tingnan mo na, co-waranto. Sabi ni JM ko manahan, parang gusto ko itong ano yun dito,
by what warrant sa US bawal po yung i-co-warranto ang president? Iko-warranto daw niya yung president natin. Hindi pwede. May immunity from suit yan eh. Presidente, habang siya ay nakaupo. Pagkatapos ng termino niya, pwede. Yan. Naku, ang dami pa akong di mababasa dito. Pero muli po yan, nagtatanong kay Ka Percy. Well, o basta tayo po yung ano, ha? Darating na po yun. O, darating po yun. O, pag nakita niyo po ako dito, darating po si Ka Percy. Oo.